Xenon Multimedia Audio Amplifier with surround. Testing po natin. Soundcheck po tayo. To trouble po nito. Hindi po tumutugtugtong dalawang output. Ito po yung dalawang surround. 2-in-1 po ito eh. Isang subwoofer at saka dalawang surround. Surround audio output tsaka isang audio output na subwoofer. Ang tumutugtog lang po ang working yung gitna. Ang gilid po, dalawang gilid, subwoofer, tsaka isang surround na. Ngayon, ang pag-testing po nito, itong isang RCA jack, i-coconnect po natin. Dito po sa RCA input. Ibig sabihin, working po itong RCA jack. Ito po yung white. Ayan po. Ito po yung RCA jack red. Working po yung ating RCA. Ngayon, ito po, kakabit natin dito sa input. Dapat po yan, meron po yan dito. Ito po, pareho pong working ito. Itong RCA jack. Gitna lang po yung working. Ito lang po yung working yung gitna. I-troubleshoot po natin siya. Check po natin. Walang audio out yung right channel. Ang may audio out, ito pong left channel, yung white. At saka itong subwoofer, wala pong audio out. Ilinisin ang tiner.
Initan po natin yung pre-amp. Ito po yung pre-amp. Yung pre-amp niya, 4558. Ito po yung pre-amp niya. Yung isa po, okay. Audio humming pag nag-i-inject ng ground sa input. Lalagyan muna natin siya ng mga tingga. Soldering lead. Resolder muna yung pag-troubleshoot. Pero yung inverting input po ng preamp, pag ini-edge ka ng ground, wala pong audio humming. Ibig sabihin po, may problema sa IC. Kaya lang, i-resolder muna natin, ano? Para dun po sa mga nag-aaral, ito po yung unang step ng pag-trouble. Pag walang sounds, wala pong sounds yung right channel. Ngayon po, i-solder muna. Nag-cold solder po ito eh. Ngayon, pag hindi po nakuha sa i-solder, magpapalit na po tayo ng IC. Kasi yung IC po, pag ini-inji ka ng ground, wala pong audio humming. Testing ulit tayo. Tingnan natin kung merong pagbabago. Wala pong sounds. Dito po sa gitna. Ito po sa gitna meron. Ayan po. Ito pong kabila sa buffer at itong right, wala po. Ang meron lang po yung gitna. Ngayon, para matumbok po natin kung ano yung trouble, ang ginagawa po dyan, e-edgecam po natin ang ground. Ito po yung buo. Ayan. Ayan, buo po yan. Ngayon, ito naman po. Oo. Buo po yung mga IC. Ang testingin po natin, ito pong isa. Ito po, sira po yung isang preamp. Ito po yung sira. 4558.
Kaya siyang 45-58. Ako na ang volume control. Pinalitan po natin ang volume control tsaka ng IC. Magana na siya. Na? Ito po yung right niya na dating hindi tumutugtog. Right channel. Ito po yung left channel. Ito po yung right channel. Pinalitan po natin ang volume control. Pinalitan po natin ang variable resistor. Pinalitan ng IC4558. Pinalitan ng variable resistor. Tone control.
Testing. Ito na po siya. Mutugtog na po yung right channel, left channel, at saka itong subwoofer. Ito po. Ang ginawa po natin, pinalitan po natin ng IC yung sa preamp at saka po yung tatlong potentiometer. Volume control, treble, at saka po itong volume ng subwoofer. Okay, maraming salamat po. I-close na po natin yung ating ginawa. Pinis na po yung ating ginagawa. Magte-testing po ulit tayo. Ayun. Nag-power na po siya, ayun. Ayun po yung power niya. Ngayon, nakakabit po natin yung input, audio input. Ito po yung speaker. Ayan. Ayan na po siya. Ito po yung right channel. Ito po yung high palanseng. Ayan po. Ito po yung high. Ayan. Ito po yung subwoofer. Ito po yung volume niya. Ayan. Tumutugtog na po ang subwoofer. Tumutugtog na ang surround. Okay. Ayan po siya. Stop na po natin yung tugtog.
Ayun. Na po yung ginawa natin. Bali, ito po, pinalitan ko po ng ano, ng variable resistor. Ito pong tatlo. Yung volume po nung subwoofer, tsaka ito pong treble, wala na po yung high niya. Hindi po kumakalansing. Ito pong volume, pinalitan ko na rin po. Kasi yung kabilang side niya po, naglulus. Ito po yung tatlong pinalit ko, tinanggal ko. 50K, tatlo, dalawang 50K, isang 10K po. Ngayon po, yung isang IC po ng preamp na 4558 YG Yankee Gold 4558, pinalitan ko din po. Kaya ako naman po pinalitan kasi po yung IC natin na LM 4558, yung pong IC natin na LM 4558, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung IC po natin, mayroon po itong 8 pin. Yung pong IC natin, na LM 4558, yun pong input. Yung number 5, input. At saka yung number 6, input. 2 and 3, input. Input. Ito pong 2, negative inverting input. Ito pong 3, positive inverting input. Yung 5, positive inverting input. Yung 6, negative inverting input. Ngayon po, kaya ako po pinalitan yung 4558. Sinusundutan ko po ito ng ground, ine-educan ko. Wala pong audio humming. Ngayon, pinalitan ko po ito. Yung IC naman po ng power amplifier niya, yung IC, na lima po yung pinong IC. Yung number 4, yan po yung output. Yung number 5, yan po yung VCC. Yung number 1 po, negative input inverting. Yung number 2, ito po yung positive input. Yung number 3, yan po yung ground. Ngayon po itong IC, buo po ito. Ang IC niya po, D2030A. Ngayon po, nakita niyo naman po sa video natin, ine-edgikan ko po ito ng metal. Ine-edgikan ko po siya ng ground. Nag-audio humming po siya. Itong IC niya, apat na IC po yan eh. Yang D2030A. Apat po yan. Ngayon, di ko naman po yung pinalitan kasi pag ine-edgikan ko po itong input niya, nag-audio humming. Ito pong isa, pag ine-edgikan po itong inverting input niya, positive, negative, 2 and 3, 5 and 6, wala pong audio humming. Kaya ang ginawa ko po dito, pinalitan ko na, kasama ko na pong pinalitan yung tatlong volume control. Ito po yung tatlong volume control. Volume po ng main volume, volume po ng treble, tsaka volume po ng subwoofer. Ito po. Ngayon po, okay na siya. Gumagana na po yung multimedia amplifier po natin. Okay, maraming salamat po. Thank you po.